Good. Hi guys, welcome again to my channel. Si Pinay in Iskisi here. Sama niyo ako guys. Bibili tayo ng sana di ako makalimot this time. Bili ako ng kamatis at cucumber at tinapay. Yun ang utos ni Modra. Yan. So isang kilo daw kamatis at isang kilong cucumber at apat na tinapay. Sana di ako makalimot. Parang tatlo lang naman. Medyo malamig ngayon. Yan, katatapos lang namin mag-usap ni shout out ni Pilipina in Turkey. Ayan, nagkukwentuhan lang kami sa mga buhay-buhay dito sa Turkey, sa mga tuko na mga asawa namin. Dahil nga relate na relate ako. Dahil sa mga kakuriputan ng mga tuko dito sa Turkey. Kaya ganarn. Daming napag-usapan. Tapos bigla akong kinatok sa kwarto. Sabi niya, ani, bili daw ako. Gusto ko naman lumabas kasi makapaglakad-lakad din ako. At parang exercise ko na rin konti. Kasi syempre nasa buong araw lang ako nasa bahay. Grabe. Masakit na yung likod ko. At tapos parang pag nasa loob ka lang ng bahay, alam mo yung nakakabulag, hindi pa ako nagsuklay. Wala akong suklay guys. Hindi ako nagmask kasi hindi naman ako pupunta sa maraming tao. Dito ako daan. Mask lang. Magmamask lang pag pupunta ng town kasi doon maraming tao talaga. Ayun yung buhok ko pala. Umikli. Naggupitan kami kagabi ni Tito ko po, ni Bentong. Kasi sabi ko sa kanya, mag-isang buwan pa, walang bukas ng mga salon. So sabi ko sa kanya, kailangan na niyang magpagupit. So nakapag-decide siya. Actually, pinag-isipan niya almost 1 week na ako ang magugupit. Wala siyang tiwala sa akin. So yun, nahanap namin yung shaper. Ginupitan ko siya. Nung ginupitan ko siya, hindi niya gusto. Inis na inis siya sa akin. Sabi niya, kakalbuhin daw niya ako pag natulog ako. Gupitan din daw niya ako, makaganti daw. So ang nangyari, ginawa niya sa buhok. Kinalbo niya yung dito niya, ginanyan niya, sinave na lang niya. Siya nag-shape tapos nagpatulong siya sa kanyang kapatid. Galit na galit sa akin. Eh syempre sabi ko, hindi naman ako professional. Sabi ko, gusto niya kasing gandang-gandang gupit ng ang kinalabasan. Eh ako lang na, eh, ako hindi pa ako napaggupit talaga ng buhok talaga ng lalaki. Syempre nagugupit ako yung sa mga aso ko. So, yung mga aso ko lang yung ginugupitan ko. So yun, galit siya sa akin. Tapos yun, nakalbo siya. Ginupitan ng kapatid niya kinontinyo bagi tiwa sa yahang igsoong lalaki kasi inis na siya sa akin. Kasi palpak daw ako. Palpak daw yung gupit ko. Di raw ako marunong. Wala, pwede kaya ako dumaan dito sa my most. Nakakainis naman to, pero wala namang tao dito, wala namang katao-tao. Tapos yun, sabi niya nung nagupitan na siya, paglabas niya, sabi ko, bagong dating galing army. Sabi niya, Sir Olo, sabi niya, halika dito, gupitan na kita. Sabi ko, sige, para mawala na yung inis niya sa akin. Sabi ko, sige na, sige, gupitan mo ako. Pero sabi ko, konti lang ha. Kaya yun, nag-trim siya, marunong naman siya mag-trim. Na-triman niya yung buhok ko, kasi mahaba na rin. Ayan, oh. Maayos din naman yung paggagawa niya. Sabi niya sa akin, gibang pa siya. Sabi niya, oh, ayan, professional ha. Yan ang paggupit ng professional. Tawa ako ng tawa. Ay, nako. Dumaan ako dito sa mos. Yung mos dito. Ito sa isang market dito, malapit kasi. Dito may mga panindang mga salad, mga gulay. Medyo mahal siya pero no choice kasi bukas or sa Friday pa kami magpunta ng bazaar kasi umalis sa Bentong. May ka-meeting na naman. Kaya wala, hindi kami natuloy magpunta ng bazaar. Tapos doon na lang siguro ako sa Bimby bili ng ano, ng tinapay, kung walang tinapay dito sa market na to.
meron dito. Ay, walang display dito sa labas. Dati sa labas yung display nila. Salata bar? And beer kilo. Jumatis beer kilo. Salata. Jumatis beer kilo. Ekmek ko. Ekmek de verelim. Kaç tane? 4 tane. Tamam. Wala na ako iba ano. May saging 8. Tapos orange sila 6 lang. Pero bukas ipunta kami ng market ay bazaar. Kaya bukas wala ako bibili ng mga prutas. May kiwi pa naman ako doon. Taray, kala mo marunong mag-Turkish, no? Nakapag-Turkish ng 10 oras. Kasi kung mag-English ako, baka magalit. Pero hindi naman dito sa market na to, hindi sila masyadong masungit. Kasi tawag nito, doon lang sa kabila talaga. Ayokong mag-English. Parang ayokong magsalita dahil feeling ko parang virus nila. Parang virus parang nila sa akin. Ayan. So, nakabili din ako. Apat na tinapay, kamatis at salata. Ang sarap ng feeling na maglakad-lakad kasi nasa buong araw ako nasa kwarto. Tapos kagabi lumabas kami ni Bentong. Lumabas nga kami, bumalwik kami agad kasi hindi ako nag-jacket ng makapal, ang lamig. Tapos si Bentong pagkasama mo, tamad maglakad-lakad. Ang ingay ng sasakyan. Tapos yun, ang ingay ng sasakyan dumaan ko. Tapos umuwi kami kagabi. Tapos nag-vlog ako, hindi ko na i-upload dahil hindi ko na malayan. Hindi pala naka-record. Tsaka okay lang kasi gabi naman, hindi masyadong kita. Kasi nga tulog kami sa araw, gising kami sa gabi. Ngayon ang oras is mga 6:30 na, maliwanag pa rin dahil pa-summer na. Kaya until 8 o'clock yung araw, pakita ko sa iyo yung sunset. Ay, wala nang sunset, di nakita dito. Yun ang sunset. Pero di na siya makikita. Pero maliwanag pa rin siya. Ayun yung tramway. Walang katao-tao na yung tramway di gaya ka dati. Ayun, nahingal na ako. Hinihingal na ako. Ang bilis ko nang mahingal, guys. Kasi nga, alam mo yung nasa loob ka lang ng bahay. Walang exercise. Ayan. Parang hapong-hapo palagi yung kunting lakad lang. Pero okay na rin to kaysa walang lakad. Tsaka kanina, gusto ko talaga lumabas. Kaso takot ako lumabas dahil wala akong mask. Baka mahuli ako. Pero wala namang, marami namang taong hindi nagmamask na naglalakad dito. So, kasi ito si, tawag nito si Eileen Bisdak. Si Eileen Bisdak, nakita ko kasi yung post niya na nag-aano siya. Hindi ko kasi maintindi ko saan niya napakinakita ang news na yun. Na sabi, ayan kasi din nagmamas. Kaya yun, hindi ko maintindi kasi Turkish. Kaya sabi ko, nagdadalawang isip ako kung lalabas ba ako. Baka may fines na pag lumabas. Ano, bawal lang, hindi nakamas. Ayoko naman tawagan si Bentong kasi pag tinawagan si Bentong, sigurado sasabihin niya, huwag ka lumabas. Eh, gusto ko lang naman maglakad-lakad dahil alam mo yung nasa loob ka lang ng kwarto buong gabi, buong araw, hindi mo na maiunat yung katawan mo. Kaya ito, tuwang-tuwa ako, nautusan ako ni Ani na bumili. Normally, hindi talaga ako bumibili, siya talaga. Kaso ngayon, hindi siya pwedeng lumabas. Dahil edad 65 pataas, bawal lumabas. At 20 pa baba, bawal lumabas. Kaya kami lang yung pwedeng makapunta ng market. Anong mabilihin, kami na yung nautusan.
So yun guys, aking tatapusin na ang aking vlog dahil nangangawit na ako. Thank you for watching guys, at keep safe everyone. Hope you enjoy my short video. At ay, hey, Tarchin, nakita ko si Tarchin. Ayun, Tarchin, Tarchin, Tarchin. Ay, makinig oh, naghahabol na naman yun ng babae. Paikot-ikot lang naman yan siya dito. So, don't forget to subscribe and like and share na rin, at paki-press na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video.